Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kinumpirma ng palasyo na naka-quarantine ngayon si Pangulong Rodrigo Duterte matapos makasalamuha ang isang tauhan na positibo sa COVID-19. Dalawang beses nang nagpa-RT-PCR test ang Pangulo at parehong negatibo ang resulta. Sa kabila ng kanyang kondisyon, tiniyak ng palasyo na tuloy pa rin sa trabaho ang Pangulo. Kumusta na kaya ang Pangulo? Alamin sa aking pagtuto. Lunes ng gabi, karaniwang humaharap si Pangulong Rodrigo Duterte sa publiko sa kanyang lingguhang Talk to the People. Pero ngayong Linggo, hindi ito natuloy. Sa isang pahayag, sinabi ni Acting Spokesman Cabinet Secretary Carlo Nograles na na-expose ang Pangulo sa isang household staff na nagpositibo sa COVID-19. January 30, araw ng Linggo, nang huling makasalamuhan ng Pangulo ang nagpositibong household staff. Pero dalawang beses na raw siya nag-test at parehong nag-negatibo noong Lunes, January 31 at Martes, February 1. Gayon pa ba nananatili ito naka-quarantine alinsunod sa quarantine protocol sa Department of Health para sa isang close contact ng isang confirmed COVID case. Nilinaw din ng Malacanang ang umikot ng mga post sa social media na nasa Cardinal Santos Hospital ang Pangulo. Ayon kay Nograles, para lamang daw yon sa routine medical check-up. Hindi malinaw kung kailan siya nagpa-check up at kung gaano katagal na natili doon. Pagsiguro ng palasyo, patuloy na nagtatrabaho ang Pangulo habang naka-quarantine at patuloy na nakikipag-ugnayan sa kanyang gabinete. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Naglabas naman si Senador Bongo ng larawan ng Pangulo. Kuha daw yan kaninang hapon sa isang lugar sa Metro Manila. Kasama ni Go sa loob ng isang sasakyan ng Pangulo na nakasuot ng PPE. Ayon kay Go, ang katabi ng Pangulo ay ang kanyang personal doctor. Wala na raw module, kaya tuwang-tuwa ang ilang magulang at estudyante sa pagbabalik ng face-to-face classes sa susunod na Linggo. Pero paglilinaw po mga kapuso, para lang yan sa ilang piling paaralan sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 1 at 2. Nakatutok si Mark Salazar. Halimbawa si Norica na nagpapatakbo ng maliit na negosyo, inang nag-aasikaso ng bahay tapos may tatlong anak ang nagmo-module. Haggard daw talaga. Minsan po, ano na lang, sa gabi, pag hindi na inaabot, sa gabi, gagawa ng parang siyempre po kasi may deadline, 1 week, kailangan maibalik ulit sa teacher. Kapag hindi, mahirap din po kasing maghabol, matambakan yung bata. Ganun lang po, tiyagaan po talaga. Mauunawaan mo kung bakit gustong-gusto na ni Nori na bumalik ang face-to-face classes. Tsaka yun po kasi pag sa school, talagang sila ang gumagawa. Eh pag dito sa bahay, hindi naman lahat ng bata silang gumagawa. Minsan mga nanay na lang kasi kaysa magturo ka, gawin mo na lang kasi mahirap din. Problema rin kasi ng maraming magulang, yung lesson na sila mismo ay hindi naiintindihan. Paano naman daw nila ituturo sa anak? Simplify. X3YZ. Oh, tapos X minus... Oh. Two-third. O, ano ba yan? Naintindihan mo ba yan? Hindi po. Nagsisearch po sa Google, YouTube para po ma-solve. Diba, oh? 5 and 2/5 is written in simplified form as... Oh. Tama kaya ito sinagot na anak mo? Hindi ko po. Mahirap kasi. Ang mathematics po talaga mahirap po sobra-sobra. Good news! Sa kagaya ni Nori, ang anunsyo ng DepEd na ibabalik na ang face-to-face classes sa ilang piling eskwelahan sa mga lugar na nasa ilalim ng Alert Level 2 at 1. Will it cover all schools? Hindi pa dahil una, kailangan silang makapasa dun sa aming tinatawag na readiness assessment. And pangalawa, dapat ay nasa Alert Level 1 or 2 na lugar ang iyong paaralan. We hope that we can cover as many schools as the COVID situation improves. Sa February 7, magsisimula ang face-to-face classes sa ilang rehiyon. February 9 naman sa Metro Manila, 6,686 na paaralan sa buong bansa ang nakapasa na sa School Safety Assessment Tool ng DepEd. Pero 304 lamang dito ang nasa Alert Level 2 at 1. Kailangan din na vaccinated ang mga guro na sasalang ng face-to-face at ang basbas ng LGU at magulang. Yung ating framework of shared responsibility ay pinapairal pa rin namin. So we still require the concurrence of the local chief executive at saka parental consent.
Excited na ang grade 4 na si Kevin at ang grade 2 na si Rafael na makabalik sa school. Pinalista na rin sila ng kanilang magulang sa vaccination ng edad 5 to 11 years old na magsisimula bukas. Sila po yung kalaw ko doon sa school. Ting recess. Ano mga namimiss mo doon? Teacher ko po, tas classmate. Para hindi na po sila mahirapan po pagtuturo po sa akin. Namimiss mo na rin ba mga classmates? Opo. Anong namimiss mo doon sa school? Naglalaro po kami doon. Tsaka po nag-aaral. Sa wakas, wala ng module-module, sabi ni Paolo. Ayaw naman daw niyang abuti ng junior high sa ganitong klase ng edukasyon. Sa tingin mo, hindi na nakakatakot sa COVID? Nakatakot pa din po. Mag-iingat na lang po. Mark Salazar, Nakatutok 24 Oras. Perwisyo ang dulot ng away ng mga kabataan na literal na nagpaulan ng bato sa kanilang rambulan sa Maynila. Ang masaklap pa, hindi nila sinanto kahit ang mga opisyal ng barangay na nanita sa kanila. Ang nahulikam nilang rambulan, tinutukan ni Jun Veneracion. Sa loob ng ilang minuto, sila ang naging hari ng kalsada. Mga kabataang naging bisyo na raw ang masangkot sa rambulan. Ang gulo nangyari bandang alas 4 ng madaling araw ng Martes sa kanto ng Antipolo Street at Soli Street sa Tondo, Maynila. Urong-sulong ang labanan na magkaaway na pangkat. Sa away ng mga bata, hindi mawawala ang kantsawan at payabangan. Kahit may mapadaan na sasakyan, tuloy pa rin ang gulo. Maya-maya pa, sinunggaban ng isang lalaki ang isa sa mga bata. Pero muntik na siyang makuyog. Ang lalaking ito ay isa palang tanod ng barangay. Sabi ni Van Rowen Manisha, kilala siya ng ilan sa mga batang sangkot at hindi raw yun ang unang beses na siya ay basusin at labanan. Sabi nila, kalbo, takbo. Ang ibig sabihin ng takbo, abulin ko sila. Pag inabol ko naman sila, pupukuli naman ako. Ultimo tanod, kagawad, kinakalaban na rin nila eh. Imbis na pag sinaway sila, susunod, hindi, lumalaban pa. Sabi ng barangay, paulit-ulit na lang nangyayari ang rayot ng mga kabataan na kung minsan nakakasira na ng ari-arian. Sobra-sobra na po ang pamimirwisyo ng mga kabataan na to. Hindi na sila pag-asa kaperwisyo ng bayan. Kinausap at winarningan na raw ang barangay ang ilan sa mga magulang ng mga bata. Pero ayaw pa rin daw tumigil na mga ito. Wala nang kinakatakutan. Ganyan isa larawan ng mga opisyal ng barangay. Ang mga kabataang madalas masangkot sa rayot dito sa kanilang lugar. Umaapila sila at maging mga residente. Natutukan ng mga pulis ang kanilang lumalalang problema. Bakaran ng insidente, nagpatrolya ang mga pulis sa pinangyarihan ng gulo. Ang problema, parang habulan ng pusa at dagaraw ang sitwasyon sa kalsada. Kasi minor yan eh. Pag dinala namin sa RASAC, sa DSWD, pag pinuntahan ng kinaumagahan sir, papuntahan ng magulang, nirelease agad sir. So, nagugulat kami, kinagabihan, nakikita namin, nandun na naman yung bata. Jun Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Sinuyod ng Department of Trade and Industry o DTI ang ilang mall, palaruan at kainan para tiyaking nasusunod at walang nakakalimot sa health protocol ngayong nasa Alert Level 2 na ang Metro Manila. Mahigpit nilang bilin sa mga establishmento, bilangin ang mga papapasuking customer para hindi maging mitya ang nanghawaan. Yan ang tinutukan ni Maki Pulido. Dahil paiba-iba ang patakaran depende sa level ng quarantine restriction, baka nagkakalituhan o nagkakalimutan na. Kaya eto ang DTI nag-i-inspection uli. Unang nasita ang buffet restaurant na ito. Kanya-kanya kasing takal ang mga customer ng pagkaing nakahapag sa buffet table. Sabi ng restaurant, binibigyan naman ng gloves ang mga kukuha ng pagkain sa buffet table. Pero bawal ito, sabi ni USEC Ruth Castello. Hindi raw nagbabago ang patakaran, anuman ang alert level. Kung buffet, dapat may taga-takal na food server.
we already issued the request for corrective measures. Dapat within 48 hours ma-action na nila, otherwise we will have to recommend the suspension muna ng operations ng restaurant. Susunod naman daw dito ang restaurant. Napagsabihan din ang mga amusement arcade dahil walang safety officer. Importante pa naman daw ito dahil karamihan sa mga customer puro bata. Napansin natin merong wala na safety officer kasi may mga bata na talaga na pumapasok. Yung mga batang dadalhin nila, yung mga capable na magsuot ng mask at kaya nilang i-maintain yung suot nilang mask. Ngayon na lang uli nakalabas ng bahay ang 6 years old na si Sheena. Tinaon talaga ng kanyang inang si Clady na weekday ang punta nila ng arcade para hindi dagsa ang tao. Masaya nakalabas ulit kasi po ilang linggo din pong na-stuck ulit sa bahay. Batay sa IATF guidelines, fully vaccinated lamang ang tatanggapin sa mga indoor venue tulad ng mga sinihan at dine-in restaurant. Baka lang daw magkalituhan. Pwedeng pumasok ang mga batang walang bakuna basta may kasamang fully vaccinated na magulang o guardian. Sa mall na ito, hindi nahihingi ng vaccination card mo sa entrance dahil maraming essential goods and services sa loob. We no longer check vaccination cards now at level 2. So, and then if you're already inside, it will depend upon the rules governing over the different establishments. Paalala ng DTI sa mga business establishment, magbilang ng papapasuking customer, kaya pati sinihan ininspeksyon kung may mga paalala pa bang dapat may pagitan ang bawat manunood. Mula 30%, 50% na ang indoor capacity ngayong alert level 2, pero may dagdag na 10% kung may DTI safety seal. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. Naghahay ng petisyon sa Quezon City Regional Trial Court ang Public Attorney's Office o PAO para ipahinto ang bakunahan ng mga batang edad 5 pataas. Sabi ni Public Attorney's Office Chief Persida Acosta, hangad nilang ipatigil ang pagbabakuna sa mga edad 5 hanggang 11 dahil sa umano'y undue experimentation sa COVID vaccine. At hindi raw naayos ang petisyon na maliitin ang ginagawa ng Duterte Administration para makontrol ang epekto ng COVID pandemic. Inasistihan daw ng PAO ang dalawang magulang ng mga batang edad 7 at 9 sa paghahain ng petisyon. Respondent dito ang Department of Health, sina Health Secretary Francisco Duque III, Yusek Maria Rosario Berhere at ang DOH Public Health Service Team. Sa joint statement ng DOH at National Task Force Against COVID-19, sinabi nila ang hihintay nilang legal na proseso sa mga petisyon. Pero itutuloy pa rin daw nila ang planong pediatric vaccination. Kabi-kabi lang ang mga naging paghahanda, pero ipagpapaliban muna ang bakunahan ng mga batang edad 5 hanggang 11 bukas. Naantala kasi yung pagdating ng mga bakunang gagamitin sana para sa mga bata. Kailan na ito kaya gagawin? Nakatutok si Ian Cruz. Hindi matutuloy ang pagdating sa bansa ngayong gabi ng 780,000 doses ng Pfizer vaccine para sa mga batang 5 to 11 years old, sabi ni Presidential Advisor for COVID-19 Response Vince Dison. Dahil sa logistical issue, posibleng bukas ng gabi pa makakarating ang shipment ng bakuna. Kaya ang nakatakda dapat na pagsisimula ng pediatric vaccination bukas, ipagpapaliban muna at sa Lunes na masisimulan. From tonight to tomorrow night. Kaya dahil doon, ipopostpone din natin yung launch na dapat mangyayari bukas. Maglo-launch na tayo sa Lunes, February 7. 6 pilot area sa NCR kung saan babakunahan ang nasabing age group, kabilang ang Philippine Heart Center, Philippine Children's Medical Center, National Children's Hospital, Sky Dome sa SM North EDSA, Manila Zoo at sa San Juan. Kanina, nagsimula na sa paghahanda sa isang vaccination site sa San Juan na malaki di party ang tema para pawiin ang takot ng mga paslit sa pagpapaturok. Ayon sa pinuno ng National Vaccination Operations Center, iba ang formulation ng bakuna para sa 5 to 11 years old kaysa sa gamit sa 12 years old pataas. Kaya naman patuloy ang online seminars ng DOH at iba't ibang LGU para rito. Ang concentration ng isang dose, it's 0.2 ml sa bata ay 10 micrograms per shot yan. Doon sa 12 and above ay 30 micrograms per 0.3 ml. Kaya kailangan na matraining paano mag-dilute para hindi ma-confuse.
Nasa 140,000 na raw ang nagparehistro sa Metro Manila. Sa kabuuan, 15.5 million ang mga batang 5 to 11 years old. Sa bakunahan, kailangan kasama ng mga bata ang kanilang mga magulang o guardian. Wala ng prioritization sa age group na ito, pero ang mga may comorbidity, kailangan may dalang medical certificate. Ani kabutahe, iba dapat ang vaccination site at vaccination team na hahawak sa age group na ito. Kaya ang kasamang matanda ng bata, di pwedeng sumabay magpabakuna gaya sa 12 to 17 years old. Based sa karanasan sa ibang bansa, may mga adult doses na naibibigay sa bata at meron din na mga child doses na naibibigay sa matanda, no? So if you are giving a very high dose to the child, titingnan natin kung ano yung mga side effects. So importanteng mahiwalay. Ian Cruz, Nakatutok, 24 oras. Kalaboso sa Maynila ang lalaking nagbebenta umano ng mga antigen test kit kahit walang kaukulang dokumento. Nakatutok si Marisol Abdurrahman, exclusive. Sa loob mismo ng kanilang bahay sa Sampaloc, Maynila, inaresto ng CIDG Manila ang suspect na si John Han Lee matapos mahuling nagbebenta ng mga antigen test kit. Sa buy-bust operation kagabi, nakuha sa kanya ang boodle money at mga nabiling antigen test kit na nagkakahalaga ng 57,000 pesos. Ang place of transaction is sa Abad Santos, pero pinadala ni suspect doon sa rider para safe. And then nung dumating si rider, dinala na namin sa tinuro kami sa mismong bahay niya. Pinadeliver po para hindi siya matuntun. Pero hindi agad-agad na-arrest ang suspect dahil pumalag ang ilang kaanak nito. Nakarap kami ng mga certificates from FDA. Wala po silang maipakita na anumang dokumento. Tumanggi nang magbigay ng pahayag sa amin ang suspect hinggil sa aligasyon. Inihahanda na ang mga kaukulang kaso laban sa kanya. Ayon sa mga otoridad, talamak daw talaga ang iligal na benta ng mga antigen test kits dahil tumaas din ang demand. Target nila ngayon na matunton ang source ng mga nasabing test kits. Marisol Abdurrahman, Nakatuto, 24 oras. Sa February 9, tatalakayin sa COMELEC Unbank kung ano mangyayari sa mga nakabinding kaso sa COMELEC matapos magretiro ang tatlong opisyal nito kahapon. Kabilang sa pagdedesisyonan, ang commissioner na ahawak sa mga nakabinding disqualification case laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Yan ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Sa pagre-retiro ng tatlong miyembro ng COMELEC Unbank, si Commissioner Socorro Inting na ang acting chairperson ng COMELEC dahil siya ang most senior commissioner sa ngayon. Ayon kay COMELEC spokesperson James Jimenez, pangungunahan ni Inting ang una niyang unbank session sa February 9. That's where they will decide or that's where they will discuss the compositions of the divisions where siguro magkakaroon ng assignment of cases. If there are any cases left behind, those will be reassigned, reshuffled, etc. Binanggit ni Jimenez na sa ngayon si Commissioner Amy Ferolino pa rin ang ponente ng disqualification cases na pending sa First Division laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Pwera na lang kung mabago sa unang unbank session ni Inting sa February 9. Election period na at kailangan humingi ng permiso sa COMELEC kung magkakaroon ng galawan ng mga empleyado sa mga tanggapan ng gobyerno. Pero hindi na raw yan kailangan kung commissioner ng COMELEC ang itatalaga ng Pangulo. Dahil simula na ng kampanya ng national candidates sa February 8, paalala ng COMELEC sa mga kandidato, bawal mamigay ng pera o anumang bagay na may halaga dahil vote buying ito, kahit pasabihing ayuda ito. Hinahanda na rin daw ng campaigns committee ang anunsyo kaugnay sa on-site campaigning ngayong pandemya. Isang araw naman matapos magretiro, may namataan ng billboard si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon kung saan nakasaad na tuloy ang kanyang laban sa mga masasama. Sabi ni Guanzon, donasyon daw ito ng Sugar Planters Against Corruption. Tina Panganiban Perez, Nakatuto, 24 oras. Ang kasabihang age is just a number, tila hindi pa rin tumatanda hanggang ngayon. Patunay riyan ang 73 anyos na lolong nag-apply at natanggap sa trabaho bilang call center agent.
Ang kanyang thumbs up na kwento, tinutukan ni Mariz Umali. Kuha ang litratong ito ng pila sa isang job fair sa Bogos City, Cebu nitong January 29. Makikita ang isang may edad ng lalaki sa pila. Kabilang sa nakapansin sa kanya, ang IT officer ng lokal na pamahalaan ng Bogo na nangangasiwa at kapartner ng BPO na mag-hire ng mga aplikante. Well, I thought at first na he was just trying to accompany his grandchildren. And then later we found out na siya pala mismo yung nag-a-apply. Nang malaman na rin daw ng ibang aplikante na si tatay pala mismo ang nag-a-apply, naging instant favorite daw siya ng mga naroroon at umasang matatanggap siya. Pero si tatay kahit senior citizen na, hindi raw humingi ng special treatment at naghintay sa pila hanggang siya'y ma-interview na ng alas 5 ng hapon. I think he was the last one talaga na interview, and on that same day na hired siya as the newest call center agent. Ang bagong hire na call center agent at viral star na rin daw na maituturing ay ang 73-year-old na si Tatay Rotelio Escanilla. Na-enjoy naman na raw niya ang retiradong buhay kasama ang isa sa tatlong anak at pitong apo. Pero marami raw dahilan ang nagtulak sa kanya na muling mag-apply ng trabaho. Kabilang narito ang maibsa ng kalungkutang dulot ng pagpanaw ng asawa noong 2016. I cannot impose on my children to send me money, no? Pangalawa, nagko-call center ako. I mean, yes, I'll go into this venture as a diversion lang para mawala yung isip ko, yung utak ko from, you know, the loneliness. BS Commerce major in marketing and business management ang kursong kinuha raw noon ni tatay. Minsan naging salesman at nagkaroon din ng karanasan sa BPO bago tuluyang magretiro noong 2008. Pero ang ikinasasaya niya ngayong mga kabataan ang makakasama niya. Di ba masaya? Because generally, mga kabataan, medyo hyped up yun eh. Mga energized yun eh. Gusto ko yung attitude ng mga kabataan, masaya. They're always happy. Nakapag-TikTok yun, ayos na yun. Pero ito rin daw ang isa sa mga katangian taglay ni Tatay Rotelio na nagpamangha sa mga kumuha sa kanya. He sounded like a millennial kasi nakipag-exchange pa siya ng joke sa mga kasama din sa applicants. So para feeling ko, despite the age gap, parang naka-blend in agad ito sa mga millennials na kasama din sa mga applicants. Si Tatay Rotelio may pakiusap sa mga employer ng iba't ibang kumpanya. Kailangan lang talagang adjustment sa employers. Maka-accommodate din yung mga senior citizens in whatever way possible. Ang kwento ni Tatay Rotelio ay isang napakagandang halimbawa ng kasabihang age is really just a number. Patunay na kahit may edad na ay pwede pa rin maging produktibo sa lipunan at kumita pa rin para sa sarili. Basta't patuloy lang tayo magsisikap na matuto at huwag matakot na sumubok ng mga bagong bagay. Mariz Umali, Nakatutok, 24 Oras. Inilunsad ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV ang isang voter education website. Yan ang eboto.ph na layong labanan ang pagkalat ng maling impormasyon tungkol sa mga kandidato. Miyembro ng eboto ng check.ph, isang alyansa ng mga fact-checker na inilunsad noong 2019 para tapatan ang misinformation kaugnay sa eleksyon. Libre ang paggamit ng website at meron itong features kaya ng Botante Bible na may komprehensibong voter education materials. Meron pang games at mga quiz. Meron din daw third-party partner ang website para matiyak na hindi troll o bots ang pumapasok dito. Iba't ibang aktibidad ang dinaluhan ng mga presidential at vice presidential aspirants sa eleksyon 2022. Nagbahagi rin sila ng kanilang mga pananaw tungkol sa ilang mahalagang issue. Yan ang sanib-puwersang tinutukan ni na Jude Veneracion, JP Soriano at Salima Refran. Nagbigay ng antigen test kit sa lokal na pamahalaan ng Guagua sa Pampanga si Vice President Lenny Robredo, pati sa LGU ng Angeles City. At sa mga taga-Philippine Air Force sa Clark. Nagipagkita rin siya sa mga taga-suporta at sectoral leaders ng probinsya. 76 na mga babaeng local government leaders naman ang nagpahayag ng suporta kay Robredo. Maraming salamat. Sa panayam ng DZRH kahapon, sinabi ni Robredo na higit sa pagsasapubliko ng mga sal-in, nais niyang magkaroon ng regular na lifestyle checks sa mga opisyal ng gobyerno. Tinanong si Robredo kung posible ba ang unity at reconciliation sa kanila ni dating Senador Bongbong Marcos? Ang unification, ang lahat na pag-uusap,
Lagi yan nakabase sa justice. Alam natin na meron pa siyang mga hindi pinapanagutan na mga ginawa niya. Na mahirap makipagkasundo pag una, wala ngang pagtanggap. Pangalawa, hindi pa nagbabayad nung kailangan pagbayaran. Hinihingi pa namin ang panig ni Marcos. Si Senator Kiko Pangilinan, pinangunahan ng pagpirma ng covenant kasama ang mga labor leaders para isulong ang mga issue sa paggawa tulad ng pagwakas sa kontraktualisasyon at pagtataas ng minimum wage. Naroon din si Senatorial Aspirant Attorney Sonny Matula. Good morning at good morning sa mga nanonood. Bago nito, sumalang si Pangilinan sa Ikaw Na Ba? The Vice Presidential Interview ng DZBB. Ayon kay Pangilinan, hindi totoong spare tire lang ang Vice Presidente at inihalimbawa ang mga nagagawa ngayon ni Robredo. Sa politika naman, nais si Pangilinan na hindi maging ganun kadali ang paglilipat-lipat ng partido. Sa pinsan, prinsipyo, paninindigan, yung pagiging may isang salita. So we really need political party reform. Ibig sabihin na kung ikaw ay lilipat ng partido, dapat mayroong matibay-tibay na dahilan. At paglilipat ka, kailangan hilingin mo ang permiso ng COMELEC. Pinangunahan ni Manila Mayor Isko Moreno ang commemoration ng 77th anniversary ng Battle for Manila sa UST sa Maynila. Ayon kay Moreno, patuloy na isa sa puso ng mga taga-Maynila ang paghihirap ng mga bayani at patuloy na magpapasalamat sa mga kaanak ng mga veterano. Sinabi rin ni Moreno na dapat daw pagtuunan ngayon ng pansin ang ating ekonomiya sa gitna ng pandemya. Let's just treat this as an endemic kasi kailangan mabilis na ang kilos natin, mahanapan natin ng tunay na solusyon yung mga posibleng mangyari sa epekto ng magaganap at posibleng maganap sa ibang bahagi ng mundo. Dagdag ni Moreno, ang susunod na magiging leader ng Pilipinas ay dapat binabantayan ang mga political at economic situation sa ibang bansa at mga epekto nito sa global economy at presyo ng supply ng krudo sa world market. Ibinalita naman ni Dr. Willie Ong na sa February 10 ay darating na ang antiviral drug na Bexovid na binili ng Maynila. Tinukoy din ni Ong ang mga peking advertisement na lumalabas. Natatawa ako kasi maraming mga fake na advertisement ginagamit lahat yung mukha ko, mukha ni Doc Liz. So, huwag po maniwala, wala po ako in-advertise kahit isa. Kahit isa, wala pa. O, kayo magpapaloko. Sa panayam sa DWIZ, sinabi ni Calio de Guzman na kabilang sa kanyang prioridad ang pag-a-appoint ng mga taong may pusong maglingkod sa kapwa dahil hindi raw sapat na pamantayan ang pagiging matalino lang. Walang public engagement ngayong araw si dating Senador Bongbong Marcos Jr. Pero sa isang press release, sinabi ng BBM Sara Uniteam na isusulong nila ang pagpapalago sa sektor ng agrikultura. Kailangan raw hikayatin ang mga young digital agri-entrepreneurs para makapagbigay ng makabagong solusyon. Sakaling manalo, magkakaroon din daw ang kanilang administrasyon ng future-proof digital infrastructure. Sa pagpapatuloy ng Mahalin Natin ang Pilipinas ride ni Mayor Sara Duterte sa Southern Leyte, nakipagkita siya sa ilang lokal na opisyal na nagpahayag ng suporta sa Marcos Duterte tandem sa Liloan. Sa kanyang Sara All For You program sa social media, binanggit ang crematorium na itinayo sa Davao ngayong pandemya. 291 na cadavers daw ang na-cremate noong nakarang taon ng libre. We hope na marami pa tayong matulungan with our crematorium project. Walang public activity si Senador Ping Lacson ngayong araw. Pero sa isang press release, sinabi niya na ang pinakamainam na sandata kontra kahirapan ay ang budget reform. Sa ilalim ng isinusulong niyang Budget Reform Advocacy for Village Empowerment o BRAVE program, sisiguruhin daw ni Lacson na magiging matalino ang paggastos at patas na may papamahagi ang national budget. Walang public engagement si Senator Manny Pacquiao. Sa kanya namang Facebook Live, sinabi ni Deputy Speaker Lito Atienza na malaki ang potensyal ng bansa sa industriya ng electronics manufacturing at repair. Ang kailangan lang daw, walang magnanakaw sa gobyerno at may tamang pamumuno. Binatikos naman ni Atienza si dating Senador Bongbong Marcos sa hindi na naman ito pagdalo sa isang panayam ng media. Husgahan na natin ito. Ito ba'y seryosong kandidato o ayaw talaga humarap sa bayan? Gusto niyang manalo na lang siya via trolls and via surveys which
are directed, manipulated, and managed by them. But the results, as expected, would be a landslide victory for him. Kinukuha pa namin ang panig ni Marcos. Salima Refran, June Veneracion, at JP Soriano, nakatuto 24 oras. Patuloy ang pagbaba ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa, 153,335. Pinakamababa sa nakalipas na 25 araw. Bagyang tumaas sa 8,702 ang mga bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw sa bansa, pero mas marami ang 15,219 na mga bagong gumaling. Pinakamataas naman sa nakalipas na 3 araw ang 71 na nadagdag sa mga nasawi. Ang sabi ng DOH, 5 laboratorio ang hindi nakapagsumite ng datos. Muli pong naghayag ng kani-kanilang opinyon at mungkahi ang mga senatorial aspirant kaugnay sa mahalagang issue sa bansa. At yan po ang tinutukan ni Leigh Alves. Naging panauhin ng Sara All For You program ni Davao City Mayor Sara Duterte si senatorial aspirant Robin Padilla, kung saan sinabi niya na kayang umangat at magbago ng Pilipinas kung susundin lang ang ginawa ng Davao. Kahapon naman sumalang sa programa si Attorney Salvador Panelo na ibinahagi ang ilang sa kanyang plataforma na libreng edukasyon, dobleng sweldo para sa mga guro at sundalo, at batas na magsusulong ng pasilidad para sa mga anyay special children. Sa isang news release, isinusulong ni Senadora Laila De Lima na magkaroon ng Comprehensive Land Use Act para maiwasan ang pagkasira at pananamantala sa mga lupa sa puntong nanganganib na ang food security ng bansa. Nakiusap din sa korte si De Lima na payagan siyang makapag-online video conference sa kanyang ina na nasa critical na kondisyon ngayon. Sa isang press release, ibinahagi ni Senate Majority Leader Mig Zubiri ang naitalang record ng Senado sa pagpapasa ng 166 bills sa third reading nitong Lunes. Pinakamarami daw na naipasa sa loob ng isang araw sa kasaysayan ng Senado nitong nakalipas na dekada. Nakausap online ni Deputy Speaker at Antique Congresswoman Lauren Legarda ang ilang young climate leaders, kung saan tinalakay nila ang kanilang mga hakbang o proyekto para mamahagi ng kaalaman at kamalayan kaugnay sa disaster risk reduction and climate change. Bumisita si dating Senador J.B. Ejercito sa Ilocos Norte at nakipagpulong sa ilang alkalde sa lalawigan. Sa isang news release, isusulong daw ni Ejercito na makapagpatayo ng mga special healthcare facilities sa Northern Luzon at iba pang bahagi ng bansa para makatanggap ng advanced medical services ang mga nakatira sa labas ng Metro Manila. Sa isang video message, sinabi ni Attorney Larry Gadon na basura ang opinion ni retired Comelec Commissioner Rowena Guanzon kaugnay sa disqualification case laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Sabi naman ni Guanzon, huwag na lang daw pansinin si Gadon na anya isang BBM loyalist. Hinamon din ni dating presidential spokesperson Harry Roque si Guanzon na pangalanan ang senador na sinasabi niyang may kaugnayan umano sa pagkaantalan ng desisyon sa disqualification case ni dating senador Bongbong Marcos. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ni Guanzon kaugnay rito. Patuloy na isinusulong ni dating House Speaker Alan Peter Cayetano ang 10K Ayuda Bill. Mayroon pa rin daw pangangailangan na direct financial aid ang mga pamilya at negosyong apektado ng pandemya. Sa Marikina at San Jose del Monte, Bulacan naman, nag-turnover ng donasyong COVID-19 vaccines ng Makati LGU si dating Vice President Jejomar Binay. Ayon kay dating PNP Chief Guillermo Eliazar, delivery riders ang mga tunay na biktima ng bogus deliveries, kaya isusulong niyang mapalakas ang ugnayan ng mga delivery app services at police. Para kay dating Defense Secretary Gibo Teodoro, dapat daw ay maglagay ng one-stop shop sa embahada para sa mga investor para makatulong sa foreign direct investments o FDI sa bansa. Si dating Senador Jinggoy Estrada, agresibong isusulong ang muling pagpasok sa Amerika ng walang taripa o buwis ang mga agricultural exports ng Pilipinas upang matulungan ang milyong-milyong magsasakang Pinoy. Nanawagan si Senador Joel Villanueva na magtatag ng Philippine Entrepreneurs Academy na may degree program at training para sa entrepreneurship para matulungang umangat ang ekonomiya ng bansa. Lumagda at suportado raw ni Senador Rizzo Ontiveros ang partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa kumpanyang Farmally. Nanawagan si Attorney Alex Lacson sa susunod na administrasyon na panagutin ang mga dapat managot kaugnay ng Farmally deal.
Niratipikahan sa Senado ang Bicameral Conference Committee Report kaugnay sa panukalang Excellence in Teacher Education Act, hakbang naakda ni Senador Win Gatchalian na nagsabing kailangang matiyak na dekalidad ang edukasyon at training ng mga guro. Pinasinayaan ni Sorsogon Governor Chis Escudero ang Provincial Veterinary Office, Animal Shelter Building at Animal Diagnostics Laboratory na one-stop shop para sa mga alagang hayop sa Barangay Cogon sa Bayan ng Huban. Leigh Alves, Nakatutok, 24 Oras. Inirekomenda sa isang resolusyon ng Senado na sampahan ang kaso sina Secretary Alfonso Cusi at 11 opisyal ng Department of Energy dahil sa issue sa Malampaya Deal. Kasong graft, gross neglect of duty at grave misconduct ang mga inirekomendang ihain laban sa mga opisyal. Kauday po yan sa pag-aproba ng ahensya sa transaksyon ng Chevron Philippines at Udena Corporation sa pagbebenta ng Malampaya Consortium Shares. Kulang umano ang financial qualification ng UC Malampaya at di rin umano ito nagsumite ng kaukulang dokumento gaya ng audited financial statements. Ang resolusyon ay inadopt ng Senado matapos ang privilege speech ni Senate Committee on Energy Chairman Sherwin Gatchalian. Sabi ni Cusi, ilalabas niya ang kanyang pahayag kaugnay sa issue oras sa makuha niyang resolusyon ng Senado. Dati nang sinabi ni Cusi na wala naman silang say sa kung kanino ibebenta ng isang pribadong kumpanya ang mga shares nito. Sinuri din daw na mabuti ang transaksyon at nakapasa ang Udena Corporation sa evaluation ng DOE. Nanindigan naman ang Udena Corporation na ang Chevron UC Malampaya deal ay private sale at wala raw nangyaring paglilipat ng karapatan o obligasyon. Hindi rin daw kailangan ng approval ng DOE para sa mga transaksyong ito. Sinisikap pa ng GMA News sa makuhang panig ng Chevron. At yan ang mga balita ngayong Huwebes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Ivan Mayrina. At ako po si Vicky Morales. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At dahil di natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. For more Chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. We'll be right back.